Organisasyon? Anong organisasyon? Panahon na siguro para makilala mo ang tunay kong pagkatao, Micaela. Sino ka ba talaga, Rafael? Bahagi ako ng isang malaking organisasyong may layuning paghandaan ang napipintong digmaan sa pagitan ng tatlong mundo, Micaela. Napipintong pananakop sa mundo nating mga tao. Ilang dekada na rin sinusubukan ng lihim na organisasyon ang kilalanin at bantayan ang mga nilalang na sa tingin namin ay malayang nakatawi dito sa mundo natin at lihim na naninirahan, namamalagi at naghahasik ng lagim. Mga nilalang na nabibilang sa iba't ibang angkan at uri na may kanya-kanyang kakayahan o taglay na kapangyarihang hindi ordinaryo para sa ating mga tao. Ang ilan sa kanila ay mapanganib, katulad ng uri na pinagmulan ni Isagani, ang angkan ni Señor Leandrino, mga Freda Fierte na nagmula sa angkan ng mga Erehiana. At ako ang pinuno ng grupong naatasang kumilala at magbantay sa lahi nila na napag-alaman ng organisasyon na dito sa islang ito namumugad matapos nilang lisanin ng Espanya. Sa tulong ng koneksyon ng organisasyon sa pulisya at gobyerno ay pinagpanggap nila akong isa sa mga bilanggo sa malaking kulungan sa gitna ng pulong ito. At katulad ng naitala noon, ginampanan ko rin ang maging isang takas na bilanggo. Mapanatili lamang ang lihim na misyon. Noong unang beses na magkita tayo sa matarik na daan paakyat ng talampas, naisip kong isa ka sa pamilyang hinahanap ko na sinasabi nilang naninirahan sa isa sa mataas na lugar dito sa isla. Bukod sa gusto kong magalugad ng tingin ang kapuluan para malaman ko kung saang bahagi ang dapat kong puntahan, sinubukan ko rin ang aking kapalaran. At mapalad akong natagpuan ka, kayo ni Naisagani, ni Mang Julio at ni Aling Marita. Mas nakilala ko ang lahi ng mga Preda Fierte. Nakapangalap ako ng ilang impormasyong madadala sa organisasyon sa oras na matapos ang aking misyon. Parehong dahilan kung bakit ako nagbalik sa islang ito. Kailangan kong makuha ang lahat ng detalye, lalo na ang paraan kung paano mahahadlangan ang muling pagkabuhay ng senyor. Pero gusto kong malaman mo, Micaela, na ang paghatid ko sa inyo sa syudad ay hindi bahagi ng plano. Bukal sa puso ko ang samahan kayo noon sa pagtakas at paglaya mula sa naging buhay nyo dito sa isla. At naging masaya ako nang makitang sa wakas ay napunan ang mga pagkukulang sa buhay nyo ni Aling Marita. Nilagay mo sa panganib ang sarili mo, Rafael. Alam nating munti ka na rin mapahamak na makaharap natin ng Senyor, maging ang kanyang mga anak at apo, pati na noong maging halimaw si Itay Julio. Parang nilagay mo na rin sa hukay ang kalahati ng katawan mo para lamang magawa ang misyon mo. Isa si Señor Leandrino sa mga nilalang na maaaring magdala ng digmaan, Micaela. Para sa nakararami ang ginagawa kong ito. At kahit ibuwis ko ang buhay ko, ay gagawin ko ang tungkulin ko. Huwag mo kong alalahanin. Kamusta si Isagani? Kamusta siya sa kalagayan niyang yan habang dinadala ang limang sanggol? Tanong ko. Nasinabayan ang baling ng tingin pabalik kay Isagani. Nandito ako sa simula pa lamang ng kanyang pagdadalang sanggol, Micaela. Ang unti-unti niyang panghihina noon. Isang umaga ay inabutan ko siyang nakahandusay na dyan sa lupa. May tila maliliit na mga ugat ng halaman na marahang lumalabas mula sa kanyang katawan. Hindi na namin siya nagawang buhatin dahil nasasaktan siya sa tuwing sinusubukan namin siyang galawin mula sa pagkakahiga. Sa tingin ko ay dumikit na ang kanyang balat sa lupa. At ilang araw pa ay napansin namin ang pagtubo ng maliliit na bukol sa magkabila niyang tagiliran. Nakalaunan ay lumaki at nagkaroon ng laman. Hanggang sa maging malinaw sa aming paningin ang mga sanggol na nasa loob ng bawat sinapupunan. Katulad ng sinabi noon ni Señora Catalina, dinadala niya ngayon ang mga batang magiging bahagi ng muling pagkabuhay
ni Señor Leandrino. May mga araw na nakakausap ko siya, nakakamusta. Pero mas maraming araw na wala siyang malay. At sa obserbasyon ko, nagmumula sa ilalim ng lupa ang nagsisilbing laman ng kanyang tiyan. Parang isang halamang kumukuha ng tubig at pagkain gamit ang mga ugat. Binubuhay siya ng lupa, Micaela. Hanggang kailan siya sa ganyang kalagayan, Rafael? Hanggang kailan niya dadali ng mga sanggol? Walang tiyak na bilang ng buwan. Hindi rin iyon nabanggit ng senyora noon. At wala rin sa mga kamay natin ang aklat ng Yves na pagkukunan sana natin ng impormasyon. Pero sa itsura, hugis at laki ng mga sanggol, sa tingin ko ay maglulol na siya anumang araw mula ngayon. Sinabi noon ni Senyora Catalina na mapipigilan lamang ang pagkabuhay ni Senyor Leandrino kung papaslangin kahit isa man lang sa limang sanggol na bubuo sa kanya. Pero ikamamatay rin ni Isagani ang pagkitil sa buhay ng isa sa mga bata habang dinadala niya ang mga ito. At hindi rin tayo sigurado kung ikamamatay rin niya ang pagpatay sa mga bata kahit magluwal na siya. Ayoko mapahamak si Isagani, Rafael. Ayoko siyang mamatay. Mas nanaisin kong iluwal niya at mabuhay ang mga bata kesa makitlan rin siya ng buhay. Pero papatayin din siya ng senyor sa oras na magtagumpay ang ritual ng pagsalba, para naman isakatuparan ang ritual ng dugo at laman. Papatayin lang siya ni Senyor Leandrino kung kakainin niya ang isa sa kanyang mga magulang, Rafael. At walang nakakaalam kung kailan mabubuo ang senyor mula sa limang sanggol. Maaari pa nating mabigyan ng mas mahabang buhay si Isagani kung nililitas natin siya ngayon. Mas gugustuhin kong madugtungan ang buhay niya kasama ako. Napansin kong natahimik si Rafael. Walang kurap na napatitik sa walang malay na katawan ni Isagani. Pinagmamasdan maging ang tila pagtibok ng bawat sinapupunan. Pero paano ang mga sanggol sa oras na magluwal na siya kung hindi natin sila papatayin, Micaela? Kakayanin mo rin bang kumitil ng buhay ng walang muwang na bata, Rafael? Hindi mo kailangang bahiran ng dugo ang mga kamay mo para lang magawa ang misyon mo. Bakit hindi natin sila pag-iwahiwalayin? Palakihin sa magkakaibang lugar, malayo sa isa't isa, nang sa gayon ay hindi sila mabuo, para matagalan, o para hindi na kailanman magbalik muli ang senyor. Marahang pagtango ng ulo ang kanyang naging reaksyon. Matapos ay humakbang siya palapit sa kinihigaan ni Isagani, lumuhod at hinawakan ang isa nitong kamay. Kung susundin ko ang plano mo, hindi dapat malaman ng organisasyon ang gagawing pagtakas sa mga sanggol. Huwag kang mag-alala, Micaela. Gagawin ko ang makakaya ko para mabuhay siya. Salamat. Maraming salamat, Rafael. Siya nga pala. Nasa isa sa mga kubo ng Banyuhay si Mang Julio. Sa tingin ko, ay kailangan niyong mag-usap. Ilang linggo na rin siyang niyayakap ng kalungkutan, Micaela. May mga oras na binabanggit niya ang pangalan niyong dalawa ni Aling Marita. Mabuti siguro eh, puntahan mo siya ngayon. Walang tugon akong agad na humakbang palabas ng silid ni Sagani. Dire-diretsyong lumabas ng kubo upang tunguhin ang may kasukalang bahagi ng talampas kung saan naroon ang dalawang kubo ng Banyuhay. Ilang hakbang pa'y naririnig ko na ang tunog ng tubig na nagmumula sa talon na pinagkukuha na namin ang maiinom. Malapit na roon ang dalawang kubo. Itay, sambit ko nang mapalapit sa isa sa dalawang kubo. Walang kandado ang pintuan niyon. Marahan kong itinulak ang pinto. Agad akong sumilip at pumasok. Tumatagos ang liwanag ng araw sa mga siwang ng dingding ng kubo na nagbibigay sa akin ng dahilan kung ano ang nasa loob. Hindi iyon ang kubong pinamamalagian ni Itay, kundi ang lugar kung nasaan ang katawan nila Lolo Antonio at Lola Miguelita na kasalukuyang nasa Banyuhay na ng Paghimbing. May matitigas sa mga balat na animoy bato, ginagapangan ng maliliit na ahas at insekto. Marahan akong humakbang palabas at isinara ang pintuan. Micaela. Narinig kong wika ni Itay nang pasukin ko ang ikalawang kubo. Naroon siya sa isang sulok, nakaupo sa lupa. Nakakadena ang isang kamay. Ang isa naman ay bahagya niyang iniangat upang iharang sa mga mata niyang sinisilaw na matinding liwanag mula sa pintuan. Opo, Itay. Si Micaela po ito. Kamusta po kayo? Natutuwa akong nagbalik ka. Si Marita, nasaan ang iyong ina? Hindi pa po siya nagbabalik dito sa isla, Itay.
Saglit nakatahimikan ang isnagot niya. Lumakad pa akong palapit at lumuhod sa kanyang harapan. Pinagmasdan na ng kanyang kalagayan. Ang katawan niyang nadudungisan ng lupa, lalo ang kanyang mga paa. Napansin ko rin ang bahagya niyang pagpayat. Lumalim ang mga mata. Baka sampagod sa pagluha. Ano pong ginagawa niyo rito, itay? Hindi ba't wala pa kayo sa tamang edad para harapin ang banyuhay? Sa laki ng kasalanan ko sa kanya, baka hindi na niya ako balikan. Nanghihina niyang wika na hindi naging tugon sa tanong ko sa kanya. Mahal kayo ni inay, at ano man ang mga nangyari noon, alam kong hindi mawawala ang pagmamahal na iyon. Kahit gaano pa kalaki o karami ang naging pagkakasala niyo, nararamdaman kong mapapatawad niya kayo, itay. Baka hindi na niya ako mapatawad. Mag-isa kong haharapin ang mga susunod na banyuhay. Itay, unti-unti ay kumilos ang isa niyang kamay palapit sa akin. Marahang dumantay sa aking pisngi. Nanginginig na hinaplos ang aking mukha. Patawarin mo ko, Micaela. Isa rin ako sa dahilan kung bakit mo dinanas ang buhay dito sa isla. Patawarin mo ako, anak. Wala akong naging tugon. Bagkus ay niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko alintana ang dumi at amoy ng kanyang katawan. Naging manhid ang lahat ng aking pakiramdam, maliban sa puso kong tuluyan ng napaluha. Hindi ko inakalang maririnig ko iyon sa kanyang bibig. Ang paghingi niya ng kapatawaran, maging ang pagtawag niyang muli sa akin ng anak, sa kabila ng pagkakasiwalat ng katotohanang hindi nila ako supling ni Inay Marita. Narinig ko rin ang mahina niyang paghikpi na sumabay sa pagdaloy ng kanyang mga luha. Ilang saglit pa'y humiwalay ako ng yakap. Sinubukan siyang pakawalan sa kadena. Inaya siyang magbalik sa aming tahanan. Ngunit tumanggi siya. Ani ay mabuti nang manatili siya sa kubong iyon. Hindi siya naparoon para harapin ang banyuhay, kundi para harapin ang dusa ng kanyang kasalanan. Pagkakasala sa kanyang pamilya. Wala akong nagawa kundi hayaan siya sa nais niyang mangyari. Marahan at malungkot akong humakbang palabas ang kubo. Nang mga sumunod na araw ay sinubukan kong muling gampanan ang tungkulin ko bilang anak at kapatid, katuwang si Rafael. Maging ang dalawa pa niyang kasamahang paminsan ay bumibisita sa talampas, ay naghahanda ako ng makakain para sa lahat. Hinahatiran ko ng pagkain si Itay at pinipilit siyang subuan kahit kaunti. Ilang beses ko rin pinupunasan ng basa at malinis na tela ang ilang bahagi ng katawan ni Sagani. Tinitingnan ang kanyang temperatura, binabantayan maging ang kanyang paghinga dahil hindi mawawala sa akin ang takot na baka ikamatay niya ang kasulukuyang ritual. Hindi ko kakayaning mawala siya. Isang hapon nang papunta ako sa kubo kung saan namamalagi si Itay upang dalan siya ng makakain, ay natanaw ko ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng talampas, malapit sa talon. At kahit nakatalikod, ay mabilis ko siyang nakilala matapos ang ilan pang paghakbang. Si Inay Marita! Napatakbo akong palapit sa kanya. Inay? Hindi siya lumingon. Lumakad pa akong palapit at tumayo sa kanyang harapan. Bahagyang humarang sa bahagi ng talon na kanyang pinagmamasdan. Inay? Nagbalik ka na! Kamusta po kayo? Wala siyang naging tugon, ngunit tinapunan niya ako ng mga tingin. Walang emosyon ang kanyang mukha. Walang lungkot o anumang tuwa o pananabik sa muli naming pagkikita. Inay? Nagtataka kong wika, sabay hawak sa kanyang mga kamay. Inay, kailangan ni Sagani ng tulong nating dalawa. Anumang oras ay iluluwalan niya ang limang sanggol. Ayoko siyang mamatay, Inay. At si Itay, hinahanap ka na po ni Itay. Gusto niyang humingi sa inyo ng kapatawaran. Namamalagi siya ngayon sa isa sa mga kubo ng banyuhay. Matutuwa siya sa oras na malaman niyang nagbalik ka na. Pero katulad kanina, ay wala siyang naging imik. Ni kapirasong salita'y walang lumabas sa kanyang bibig. Inay? Napansin kong kumilos ang sanyang kamay na mabilis na tinanggal ang pagkakahawak ko sa kanya. At ikinabigla ko ang sumunod niyang ginawa. Itinulak niya ako sa talon. Tila bumagal ang oras ng mga sandaling iyon. Kitang-kita ng mga mata ko ang mukha niyang walang emosyon na hindi umalis ng tingin sa aking pagkalaglag. Hanggang sinamalayan ko na lamang ang pagkabuluso ko sa malalim na tubig. Mabilis ako nadala ng agos. Sinubukan kong lumangoy ngunit bigo ako makakilos. Hanggang sa mawalan ako ng ulirat. Ang tubig
na marahil ay dinala ako sa bahagi ng karagatan malapit sa islang walang ngalan kung saan ako natagpuan ng kanilang mga tagapangisda. Napasigaw ako ng subukang hawakan ng lalaki na kahubad ang aking mukha. Saglit siyang huminto, ngunit na natiling nakatitig sa aking mga mata. Lubayin mo ako! Parang awa mo na! Iyon lamang. At napansin ko ang marahan niyang paggapang paatras. Unti-unti ay nagbalik siya sa loob ng madilim na lagusan. Asin. Asin na nagtaboy sa kanya. Narinig kong sambit ni Carmela na nakatayo na pala sa may pintuan. Hawak ang isang itak. Agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ng kadenang nakagapo sa isa kong paa. Salamat at nagbalik ka. Iyon ba ang halimaw na tinutukoy mo? Kitang-kita ako kung paano kanya pinagmasdan. Kung paano rin niya nilang hapang amoy mo. Napag-utusan akong alisin na lahat ng bakas ng asin sa katawan mo. Hindi pa kita tuluyang nalilinis katulad ng utos ng dalawang matanda. Sigurado akong ang asin ang dahilan kung bakit hindi kanya ginalaw. Iyon lamang at sinubukan na niyang putulin ang kadena gamit ang itak. Hindi siya tumigil hanggang sa tuluyan ako makawala. Sumunod ka sa akin. Hahanapin ko ang kapatid ko. Pati na ang dalawang sanggol na isinilang ko dito. Tatakas tayo. Agad akong sumunod sa paglakad niya palabas ng kubo. Hindi ko alam kung saan hahantong ang gagawin naming iyon. Isa lang sa amin ang may armas at hindi namin kilala ang kakayahan ng mga nilalang na naroon. Ngunit kailangan naming subukan. Kailangan ko makaligtas. Kailangan ko makabalik sa Isla Sangre. Naiwan roon si Isagani na alam kong nanganganib ang buhay. Bukod doon, kailangan kong malaman kung bakit tinangka ni Inay Marita na kitlan ako ng buhay. Napansin ko ang maraming kubo na magkakahiwalay na nakatayo sa bawat lugar na naaabot ang aking tanaw. Kawangis din iyon ang kubong aming pinanggalingan. May iisang pinto at walang bintana. Marami bang bihag sa islang ito? Kanina ko lang din nakita ang labas ng kubo, Micaela. At katulad mo, hindi rin ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Sa palagay ko, may mga bihag ang bawat kubong nakikita natin ngayon. At maaari na sa isa sa mga kubong yan ang kapatid ko. Iligtas rin natin silang lahat, Carmela. Kailangan din nila ng tulong. Hindi. Hindi ko sasayangin ang oras ko para sa lahat ng binihag nila. Si Criselda at mga anak ko lang ang kailangan nating iligtas. Pero... Hindi ako isang bayani para ibuhis ang buhay ko sa hindi ko kilala. At ayokong maging dahilan ng pagligtas ko sa iba para mawalan ako ng pagkakataong mailigtas ang pamilya ko. Katulad ng usapan, tutulungan mo akong iligtas ang dapat nating iligtas. Kapalit ang pagligtas ko sa'yo. Hindi na lamang ako umimik. Sumunod na lamang ako sa paglakad niya. Hindi ko pa siya lubusan nakikilala. Ngunit, hindi ko inaasahan ang naging reaksyon niya. Sa kabilang banday, naiintindihan ko siya. Kung susubukan naming iligtas o unahin ng iba, maaari kaming mahuli at mawala ng pagkakataong mailigtas sa mga anak niya, maging ang kapatid niya. Tahimik naming sinubukang silipin ang loob ng bawat kubo. Wala pa kaming bakanting kubong natagpuan. Ang lahat ay may babae nakagapos ang isang paa. Tahimik na nakahiga. O kung hindi man, ay nakaupo sa papag. Lahat ay may laman ng sinapupunan. Tulalang nakatingin sa kawalan. Pero wala sa mga iyon ng kapatid niyang si Criselda. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nasisilip ang lahat ng kubo. Kailangan ko munang masiguro na wala rito ang kapatid ko. Bago natin hanapin ang mga anak ko. Sisilipin na sana namin ang susunod na kubo. Ngunit, isang kamay ang mabilis na tumakip sa aking bibig. Kasunod ay hinila ko at binihag ng isang bisig. Napaharap sa akin si Carmela nang marinig ang ingay na nilikha ng paghila sa aking katawan. Sino kayo? Bitawan mo si Micaela! Bitawan mo yung hawak mong itak! Kung ayaw mong gilitan ko ang leg nitong kasama mo!